Hi. Hello. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa inyong lahat, mga kaibigan. This is Rodel Buban. Welcome to another unboxing video na gagawin ko na ngayon. Pero bago pala yan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng ating subscribers. Thank you for your support sa lahat ng videos na ina-upload ko. Halo-halo, may kinalaman sa pagmumotor, may kinalaman sa music, may kinalaman sa arts, at kung ano-ano pang mga ginagawa ko sa buhay. Thank you so much for supporting my videos, for watching, sharing, at sa pagko-comment at saka sa mga pag-suggest ninyo at sa mga tanong ninyo. I really appreciate everything. So, thank you so much. At kung ikaw ay bago pa lang na nakakita ng channel na ito, ngayon mo pa lang siya napapanood, please consider subscribing. Kung ikaw ay medyo may nakuha, may napulot, o may natutunan sa channel na ito, or nalibang ka rin, medyo natuwa ka. So please subscribe, huwag ka na mahiya. And pakishare na rin para makita pa ng iba nating mga kaibigan. And if you have any comments and suggestions, i-comment mo lang yan. And please don't forget to hit the notification bell para sa mga bagong videos ay updated ka. So here we go, umpisahan na natin ang ating video. Let's do this! Boom! At ngayon, uunahin ko muna yung kakabitan ng i-unbox ko. So i-unbox muna natin tong isa. Ayan, ang ating LS2 Breaker Full Face Helmet. Ayan, i-unbox natin ito. Ito ay nabili ko sa Team Graffiti sa West Avenue. Ayan siya. Ayan, ito na siya. Ito ang kanyang bag. Ayan. Ayan, oh, tabi muna natin si box. Ayan, alam niyo pag nagmumotor ako, lagi kong dinadala yung bag na to. Kunyari, ilalagay ko siya sa top box ko. Hindi ko pwedeng ilagay yung helmet ko sa top box nang walang bag kasi ayaw kong magasgasan ang aking helmet. Lalo na pag nakita niyo itsura ng helmet na ito, ng breaker na ito, ay talagang ayaw mong magasgasan. Bakit? At eto na siya. Tingnan natin ha. Bakit ayaw kong magasgasan? Kasi naman, tara! Ang kintab eh, di ba? Parang nakakapanginayang naman kung gagasgasan mo. Ayan o, breaker. Ayan. Meron na rin siyang spoiler dito, built-in spoiler. Hindi na kailangan kabitan ng spoiler. At ayan ang kanyang side. Pag nilapit ko sa inyo, ayan. So ayan, nagre-reflect lang. Pero I like yung color niya. Transparent, tapos biglang may red doon, tapos black ito. Woo! Tapos itong kanyang front. Ayan o, di ba? Yung kanyang vent dyan para papasok ng hangin. Sarado mo para nakalock, hindi walang papasok ng hangin. Tapos yung kanyang exhaust ay nandito yung adjustment sa tuktok. Yan o. Pag hinila mo, pag tinulak mo paharap, sarado. Pag tinulak mo patalikod, bubukas yan. So, yung vent, papasok dito yung hangin. Papasok dyan yung hangin. Yan, dyan. May butas dyan eh. Yan o. Yan. Papasok dyan hangin. Lalabas yan dito sa ilalim ng ating spoiler. Ayan. Pakita ko sa inyo yung nasa ilalim, yung likod niya, ilalim, yung foam niya. Ang foam nito ni LS2 Breaker Full Face ay trip ko din kasi smooth yung foam niya sa loob. Tapos itong lining niya dito ay parang synthetic leather o leather ba talaga. Pero I like the feel. Mukhang premium na rin ang kanyang feel. Hindi siya yung mumurahin na cheap na helmet, ha. Tapos meron siya ditong ano, meron siyang emergency pull tab. Okay? Now, ang strap naman nito ay may bakal. Tapos, parang alloy yan. Tapos, same thing with this area. Yan. Tapos, kung gusto mong matanggal, itong red na parang yan, telang yan, yan ang tinatanggal. Nihila para ma-unlock ang ating strap. So, parang ganito. Hihilain pataas. Tanggal. Alright. Ibabalik ko muna. Yan. So, yun na muna. That's all for the helmet. Itong ating LS2 Breaker Full Face Helmet.
Alright! So, dadako tayo ngayon sa unboxing ng ating GRX Universal Chinmount. Yan, GRX Universal Chinmount. Okay, ito ay galing sa Late Break Moto. Ayan, makikita ito sa kamyas tapat ng Burger King. Doon ako bumili ng aking YSS monoshock. Makikita nyo yan sa previous video ko, yung nagpakabit ako ng YSS, dun ko sa kanila kinuha. At ngayon, binigyan ako nila ng panibagong chin mount. Alala nyo ba kung mapapanood nyo yun? Binigyan ako ng free chin mount. At eto yun, natanggal ko na sa plastic. Eto yun, version 2 daw itong chin mount na ito. Now, binigyan ako nila ng version 3. Ito, yan. So, mapapansin ninyo, ang kanilang chin mount, naka-box na. Dati, naka-plastic lang yun. Pero ngayon, naka-box na. Ang ganda ng quality. Universal Action Cam Helmet Chin Mount. Ayan, GRX. Nasa likod ang ating instruction. Dito na yung manual. So, i-unbox na natin ang chin mount na ito. Let's do this! Boom! Ayan, so yan. And yun, naka-plastic ulit, di ba? Yung kanilang plastic, syempre, may logo-logo yan ng GRX. Yun. Right? Tapos, syempre, hindi pwede yung mawala ang sticker nila. Now, i-open na natin ang chin mount na ito. At iyan, natanggal na po natin na ang plastic. Yun. At ito ang kanyang itsura. So, ang makikita mo ngayon sa box na ito ay apat na piraso ng item. Main chin mount. Ayan, oh. Itsura niya. Tapos, ito, nabibend-bend yan. Kaya maganda ito kasi kahit anong helmet, pwedeng kabitan ng chin mount na ito. Dahil a-adjust siya. Ayan, oh. Napabaluktot yung helmet nyo. May ganyan. O di ganyan, makakabit nyo. Kung palapad-lapad naman yung helmet nyo, o di ganyan. Diba? Tapos, kung nyo yung pabilog pa ng onti, o di adjust mong ganun. O diba, makakabit eh. O, mali. Nabingi. O yan, ganyan. Diba? Ang galing. Tapos, ang kanyang adhesive ay pinakamatatag na adhesive ay ang 3M. Of course, napakatindi niyan kumapit. Ayan. So, kita nyo, nandito, same thing with version 2. Andyan yung logo. Version 2, andyan logo. Now, tingnan natin ang pagkakaiba. Wait lang. May kasama itong short extension. Ayan. May kasama rin itong long extension. Tapos nandito yung tali na hindi mawawala, pangkabit sa strap at saka sa camera. Just in case na matanggal lang yung chin mount, kung just in case, hindi mawawala ang iyong camera dahil nakakapit dito sa taling ito. Flexible ito, rubberized siya. Ayan. So, right. Cool. Now, the only difference na nakikita ko, kasi pareho naman silang maganda. Kasi, yan o. Yung version 2, may kanto. Yung version 3, pansinin nyo. Parang yung dito sa part na to, parang nawala yung kanto. Yun. And, bukod doon, wala na akong nakitang pagkakaiba. So, pareho silang maganda. Ayan. Ako, I don't mind using version 2 or version 3. Pero, of course, mas malinis tingnan ang version 3 kasi parang may curve na siya dito sa kanto. Ayan o. No? Kumbaga tinanggal yung kanto. Mantalang ito, ayan o, may kanto pa siya. Gets nyo? Ayan o, may kanto pa yan. Ito, wala na. Ayan o, kita nyo naman, di ba? So yun lang pinag-iba. Pero overall, pareho yung maganda. Now, i-install natin ang ating chin mount dito sa ating LS2 Breaker Full Face Helmet. Samahan nyo ako sa ating pag-i-install. Alright, let's do this! Boom! Alam mo rin po, lulobot po. Ay, talaga naman. Magbabalik tayo kasi nalulobot na ang camera ko. Boom!
Yeah, na-charge ko na. Full charge na ang ating battery. At ngayon tayo nagbabalik. At eto na nga, i-install na natin ang ating GRX Universal Chinmount. So kukunin na natin ulit ang ating helmet, ang ating LS2 breaker. So pupunasan lang muna natin ngayon to, ang ating helmet na ito, para manatiling makintab, mawala yung mga grease, yung mga oil nito, mawala, ano, para pag ininstallan natin ng ating chin mount ay maganda ang pagkakakapit, ang pagkakadikit. Yun, gusto ko lang pansinin niyo, pahabol ko lang ulit yan. Pansin niyo ba? Yan. Carbon, di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Alright. Now, I have a decision to make. Ito kasing ventilation ng ating helmet, ng full face, ng LS2 breaker. Yan, yung structure niya kasi, pag dito ko siya kinabit sa baba, ganyan ko siya, no? Hindi siya masyadong lapat. So, I really have to place it here, ng mas mataas ng onte. Pag dito ko siya nilagay, sa taas, lapat na lapat siya. But the problem, hindi ko na pwedeng galawin yung ventilation. It's either naka-close siya forever or naka-open siya forever. So, alin ba mas maganda? Naka-close, naka-open. So, malamang, kaya naman ginawa ang ventilation is para may pumapasok na hangin, malamang, pipiliin ko, yung naka-open. Kasi naman ang purpose niya. Para pasokan siya ng hangin, tapos lalabas dun sa kabila. Tama? So, yan. I have no choice but to place this right here. Dito sa area na to. Nga lang, naka-open na si ventilation niya. I will leave it open, tapos ako ngayon ikakabit itong chin mount natin. Ganun na lang ang sistema niya. So, ang ikakabit ko ay version 3. Alright? So, let's do this. So, yan ang mangyari. Ganyan. Okay? Tatanggalin na natin yung kanyang adhesive, ang ating 3M adhesive, no? Tapos, kabit na agad. Pero, make sure ko muna na walang oil itong kakabitan para hindi masayang ang ating chin mount. Okay, malinis na. Wala nang alikabok. Wala nang oil. It's time to make this kabit-kabit. So, katulad ng mga nakikita kong ibang video, ang gagawin natin, uunahin natin kabit yung itong first two part. Kasi apat yan, yun. Diba? 1, 2, 3, 4. Diba? So, first two part, tapos saka na natin kakabit ng dulo. Yan. Para kung magkamali man eh, may chance ka pang medyo ng onti, mahugot mo pa. Okay, let's do this. So, tanggalin ko na muna ito. Medyo sa sobrang ano nito, na sobrang kapit nitong 3M, talagang medyo mahihirapan kang baklasin siya. Very challengement. Ano, patanggal? Ayun. Ay. May makitipa dito. Ayan. Ayun, oh. Yes. Ayan, oh. Ayan, tanggalin natin. Isa. Next naman. Up. Ayan na. Dalawa. Ta-da! Here we go. Kailangan hindi magkamali kasi masyado itong madikit. Ito na. Okay, dito siya. Ay, open ko muna pala. Ayan, open na. So, I will leave the air intake, ventilation nitong ano, open. Open na siya forever. Here we go. Pantay na ba? Parang duda pa ako eh. Hindi ko alam kung pantay na ba. Game. Yun. Mukhang pantay na. Inuna ko munang dikitan. Hindi ko alam kung kita nyo eh. Yan o. Yan o. Kita nyo? Yan o. Hindi ko pa nilalapat itong area na to. Yan. Hindi ko pa nilalapat. Kasi kailangan finalize ko muna kung pantay na. So, sisilipin ko kung pantay na bago ko i-finalize ng dikit. So, ayokong may onting kabingi. Oh. Kailangan pantay na. Pantay. Pagka feeling ko pantay na, tsaka natin didikit ng malapit. Yun. Feeling ko ito na yun. Yan. So, ayan. So, ipa-finalize ko na ngayon ang pagkakadikit nito. Here we go. Ito muna. Yung first part. Ito muna.
Ngayon, tapos ididikit na natin dahan-dahan. Ito. Boom. And ito. Boom. Oh, it looks good. It looks good. See? Pantay naman, di ba? Pantay, 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 pantay. Yeah. Okay, okay, pantay ba? Yeah. So that's it. Awesome. Yeah. Ayan, pantay na. So, apply pressure para dumikit ng gusto. Yun nga lang, forever open na ang ating air vent. What yung air intake niya, forever open na siya dahil permanent na permanent ito eh. Ayan, so, ayan. Hindi na iyan matatanggal. Okay? Ayan, ayan. Ayan na yun. That's it. That's it. Now, ang gagawin natin ngayon, lalagay natin, gagamit tayo ng Allen wrench, ayan o, sa pangpahigpit ng kanyang tornilyo. Lalagay natin, try kong ilagay, now, I have my action cam here. Ang ginagamit ko ay DJI action camera, si Osmo, action camera, ayan, Osmo, DJI Osmo action camera. Yan, yan ang gamit ko. Tapos may casing siya na Ulanzi. Yan, kita nyo? Dito yung ito yung magiging kabitan. Dito siya kakapit. Ganyan. Right? Pero lalagyan ko, kakabit ko yung extension niyang maiksi. Para may allowance ako dito pag nag-o-open ako. Look. Para may allowance ako pag nag-open ako ng helmet. Kasi ito yung opening niya. Dito binubuksan. Inaangat to. So, kailangan kong lagyan ng mixing extension para hindi siya masyadong nakadikit dito. Kapag wala itong extension na ito, nakadikit siya dito. So, baka mahirapan ako magbukas. So, for now, kapit ko muna yung short extension. Pero kapag kinapos pa rin, may isa pa, di ba? Ito yung parte kanina. May isa pang mas mahaba-haba na extension. So, try ko muna itong ikabit. Itong maiksi. So, magamit ka ng Allen wrench. Hindi ito kasama sa product, ano, sa in-unbox natin. So, Allen wrench gagamit ka. So, basic naman yan. Kahit anong Allen wrench ang pwede mong gamitin yan. Yung nga lang, hindi ko alam kung anong sukat ito. Pero based dun sa isang set ko, parang pangatlo siya. Simula sa maliit. So, tatanggalin ko muna itong tornilyo dito. Yung pinaka-tornilyo. Yan. Tapos saka natin ipapasok yung extension. Yun. Ngayon, ito na. Yeah. Tornilyo. Pasok na natin yung tornilyo. Ay, hindi. Yung extension. Alright. Tapos ngayon, ibalik natin ang tornelli. Ang tornelli. Oh! Tingnan ko muna kung pantay na pantay. Okay. Ayan. Ayan o. Ayan o. Yeah! So ngayon, tsaka natin ito ikakabit. Yes! Ha? Ito siya. Tapos kabit natin. May kasama ito eh. No, itong thumb screw. Ayan. Kasama naman yan pag binili mo yung DJI or any action cam na bibili mo, I guess may kasamang thumb screw. So hindi ka maghihirapan magkabit diyan. Hindi mo na kailangan maghanap niyan kasi pag sa mga action cam, I guess may mga mabibili kang ganito. Here we go. That's it. See ya. Ayan na. Ayan na ang ating setup. Yun o.
Ayan oh. Ayan oh. Yan. Ito ang setup natin para sa ating motovlogging for the helmet ng LS2 breaker. Yeah, yeah, yeah. So yan, that's it mga kaibigan. Mga kamoto, yan ang ating simpleng setup ano. Using our GRX Universal Chinmount. Ang masasabi ko lang, napakaganda ng kanyang build. Okay, matibay. Matinding plastic ang ginamit dito. Hindi ito yung plastic na mabilis mag-crack, hindi ito yung plastic na mabilis madurog. Ito ay mayroong kakunatan. Ibig sabihin, matibay na plastic ito. Ayan. So, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, ayan na. Ang ating kabit na, ang ating camera. Awesome! I'm excited to use this. Alright, cool. Ayan. So, ito ngayon yan. Ito na ang ating simpleng setup, mga kaibigan. I have a surprise for you. Ay, hindi na pala surprise kasi nakalagay. I'd like to thank Late Break Moto. Thank you for my chin mount. And I really love it. I really, really love it. I like it. Alright, cool, 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 cool. Now, because of that, na chin mount. Marami ito. Binigyan ba naman ako binigyan ako ng sampu. So ang mangyayari, ito ay ating i-giveaway. Yay! Now, kung ikaw ay rider no ng Grab, Lalamove, Tuktok, kung ano man, o kaya naman ikaw ay you know, chill rider or nag-adventure, you know, mas magandang meron kang camera para nare-record mo for your security yung ating biyahe, ano? Siyempre, kailangan mo rin mag-invest sa magandang action camera. Meron din namang mga medyo mumurahin, pasok sa budget, pwede na yon. Importante, malinaw at nakukuha niya ng maayos yung ating yung video ng ating pagbiyahe. Now, mahirap, hindi mo may kakabit yun kung wala kang chin mount. Now, if you need, if you want, itong chin mount na ito, for free, dahil i-giveaway natin to, para makasali sa ating pag-giveaway, sponsored by Late Break Moto, ang gagawin mo lang ay ang mga sumusunod. Sa inyo na to, sa inyo na to. So please, do it. And I will be more happy na ito ay maipamigay talaga sa inyo. At hanggang dito lang po ang ating video. Thank you sa pagsama nyo sa akin. So bago ko tuluyang magpaalam, gusto ko lamang sabihin sa inyo na patuloy tayong maniwala, manampalataya sa Diyos sapagkat Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan. Ingat lagi ha! Ride safe and always pray. Pray every day. Alright? So, see you next time. To God all the glory. God bless you all. Peace.